Nagbukas ang pelikula sa pagpapakita ng isang Autobots na nagngangalang Orion Pax, palihim na pumasok sa loob ng library upang maghanap ng mga impormasyon patungkol sa nawawalang Matrix of Leadership. Nakakita siya ng disk at pinasok ito sa isang machine. Isang holographic video ang lumantad na nagsimulang magpaliwanag sa pinagmulan at kung paano umiral ang mga Transformers. Nagsimula ang lahat sa creator ng Transformers na nagngangalang Primus. Upang protektahan ang universo, isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtatransform sa isang planeta na tinatawag na Cybertron. Mula sa pinaka-core ng Cybertron, isinilang ni Primus ang kauna-unahang Transformers na kilala sa tawag na The Primes, na inatasan niyang pangunahan at protektahan ng future generations. Nilikha din ni Primus ang isang entity of great power na tinatawag na The Matrix of Leadership, kung saan sa pamamagitan nito, masaganang dumadaloy ang natural na power source ng Cybertron na tinatawag na Energon, na nagpapanatili at nagbibigay buhay sa buong planeta ng Cybertron. Sa loob ng maraming henerasyon, nanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa buong Cybertron, hanggang sa isang araw, ang Matrix of Leadership ay naiwala, dahilan upang tumigil ang pagdaloy ng Energon sa buong planeta ng Cybertron. Gusto ni Orion matutupan ang karagdagang impormasyon sa istorya, hanggang sa isang security drone ang nakakita sa kanya at inalerto ang dalawang Transformers guard upang hulihin si Orion Pax na ilang beses nang pumasok dito sa library na walang pahintulot. Dahil dito hinamon ni Orion ang dalawang Transformers guard na habulin nila siya ngunit nakatanggap lang siya ng pangungutya na wala daw siyang Transformers cog. Ang Transformers cog ay isang device na taglay ng mga Autobots upang magbigay sa kanila ng abilidad na mag-transform. He doesn't have a cog. Let's give him a head start. Why not? It's not like he can transform. Oh yeah? Well, watch this. Nang malapit na nilang mahuli si Orion Pax, ang best friend ni Orion na si D-16 ay dumating para iligtas ang kaibigan. Inabala niya ang dalawang Transformers guard upang bigyang pagkakataon si Orion na tumakas at magtago. Pag-alis ng dalawa, pinagtalunan nila ang patungkol sa kakulitan ni Orion na palaging pumupunta sa library upang kumalap ng impormasyon sa ancient data sa pagtatangka nitong mahanap ang Matrix of Leadership. Pinaalalahanan siya ni D-16 na kasalukuyan ng hinahanap ni Sentinel Prime ang Matrix of Leadership sa ibabaw ng Cybertron at kailangan na lang nilang magtiwala kay Sentinel Prime at ipaubaya sa kanya ang paghahanap sa Matrix of Leadership at gawin na lang nila ang kanilang trabaho bilang mga Minero. Ngunit tinugon siya ni Orion na meron siyang pakiramdam na may kailangan pa siyang gawin bukod sa pagmimina. Si Sentinel Prime ang itinuturing bayani at leader ng Ayakon City, at talagang iniidolo siya ni D-16, ngunit mas idolo ni D-16 ang isa sa mga 13 Primes na si Megatronus Prime. Binigay ni Orion kay D ang natagpuan niyang Megatronus Prime stickers sa library, at tuwang-tuwang tinanggap naman ito ni D. Kalaunan makikita natin ang dalawa sa minahan kasama si Alita, ang kapitan ng mining expedition. Nalaman natin na malapit nang may promote si Alita sa pagiging supervisor dahil sa kanyang perpektong record sa pagmimina. Isang tunnel ang bumukas at pinangunahan sila ni Alita pumasok doon gamit ang jetpacks. Sumali din si Orion at Dee sa expedition, at nagawa nilang makapagmina ng maraming energon sa loob lang ng maikling oras. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang biglang sumabog ang tunnel. Agad inutusan ni Alita lahat ng minor bots na lisanin na ang tunnel, ngunit si Orion at Dee ay nagpas siyang bumalik para iligtas ang natrap na minor bots na si Jazz. Hindi nila sinunod ang utos ni Alita, at tagumpay na nailigtas si Jazz sa pamamagitan ng jetpacks. Ligtas silang nakalabas sa tunnel pero sa kabila nito ay pinagalitan pa rin sila ni Alita dahil sa pagsuway nila sa kanyang utos na maaaring magsisanta sa kanyang posisyon. Hindi nga siya nagkamali nang dumating ang superior na si Darkwing at sinabi nito kay Alita na pinapatalsik na siya sa kanyang posisyon dahil sa hindi niya pagsunod sa mga protocol at pinapalipat siya sa waste management. Sinubukan ni Orion at di mga tuwiran na walang kasalanan si Alita, pero nauwi lang ito sa pagsuntok ni Darkwing sa kanilang dalawa. Kalaunan ng kanilang malungkot na sandali ay napalitan ng saya nang marinig nila ang isang anunsyo na pinapaalam sa lahat ng minor bots na tumayo para sa isang live transmission. Ang kanilang pinuno na si Sentinel Prime pala ay bumalik na, at nagpahayag ng pasasalamat sa lahat ng mga minor bots para sa kanilang pagsisikap na makapaglaan pa ng mas maraming energon para sa kanilang planetang Cybertron.
Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat upang mahanap ang Matrix of Leadership, nang sa ganun ay hindi na nila kailangan pang magmina para sa Energon. Pagkatapos ay pinahayag niya rin sa lahat na wala na munang trabaho bukas dahil magkakaroon ng malaking paligsahan sa karera na tinatawag na Ayakan 5000. Kalaunan sa gabing yun, ginising ni Orion si Dee upang magmungkahi sa kanya ng isang ideya. Sinabi niya na sasali sila sa paligsahan bukas. Kahit wala silang mga Transformers Cog ay gagawa nila ito ng paraan. Gustong patunayan ni Orion na kahit ang mga tulad nilang minor bots na walang Transformers Cog ay may ibubuga din. Ngunit hindi sang-ayon si D-16 sa kanyang ideya dahil imposible daw manalo sila. Kinabukasan nang magsisimula na ang paligsahan, isinama ni Orion si Dee at palihim silang lumusot sa pinakamataas na palapag ng gusali kung saan mas nakikita nila ng malinaw ang racetrack. Ang kanilang pinuno na si Sentinel Prime ay lumitaw sa buong crowd bago magsimula ang karera upang parangalan ang mga Transformers Prime na nagbuwis ng kanilang buhay sa pagprotekta sa Cybertron. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinimulan niya na ang karera at makikita natin ang lahat ng mga kalahok na nag-transform na sa kani-kanilang mga anyong sasakyan. Tila iba pala ang plano ni Orion kung bakit dinala niya si Dee dito sa mataas na gusali, yun ay upang pilitin niya itong sumali sa paligsahan. Gamit ang jetpacks, hinila niya si Dee at tumalon silang magkasama sa racetrack. Namataan sila ni Sentinel Prime at nagtaka kung bakit nakasali ang dalawang minor bots sa karera. Ang lahat ng minor bots ay nagtaka din at natuwa nang makita sila, dahil ito ang kauna-unahan sa kasaysayan na makasali ang mga tulad nilang minero sa paligsahan. Galit na galit si DK Orion at nagbantang bubugbugin siya pag matapos itong palaro. Nang ang gasolina ng kanilang jetpacks ay paubos na, nagpa siya silang gumawa ng ibang plano sa pamamagitan ng pagkapit sa iba pang Transformers, ngunit hindi rin sila nagtagumpay hanggang sa naiwan silang dalawa at naging pinakahuli sa pwesto. Pero isang baliw na paraan ang naisip ni Orion. Nang malapit na sila sa finish line, pinabagsak sila ni Darkwing at gaya ng inaasahan ay nauwi pa rin silang dalawa sa pinakahuling pwesto. Pagkatapos ng paligsahan ay inaresto silang dalawa dahil sa pagsali sa karera na walang pahintulot at humantong kay Dee na sisihin ng husto si Orion sa katigasan ng kanyang ulo. Bagaman naging masaya siya sa experience, ngunit natatakot siya sa tiyak na parusang ipapataw sa kanila. Dumating si Sentinel Prime para kausapin sila. Inakala nilang magagalit si Sentinel Prime sa kanilang ginawa, pero sa halip ay ipinahayag pa nito ang kanyang paghanga sa ipinakita ng dalawa. Sinabi niya na ang ginawa nila ngayon ay ang pinakabaliw na bagay na nasaksihan niya sa buong buhay niya. Hindi rin nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil kailangan nang umalis ni Sentinel Prime upang ipagpatuloy ang paghahanap sa Matrix of Leadership. Pero bago yun, binigyan niya ang dalawa ng mahalagang trabaho, kung saan itinapon sila ni Darkwing sa pinaka-lower level, at sila pala ay itinalaga sa trabahong pagtunaw ng mga basura. Doon ay nakilala nila si B-127, isang Autobots na madaldal. Sinabi niya na ilang taon na siyang nagtatrabaho dito at tuwang-tuwa na sa wakas ay magkakaroon na siya ng makakasama. Pinaliwanag niya na ang kanilang magiging trabaho ay suriin ang anumang bagay na pwede pang pakinabangan bago nila ito sunugin. Nakarinig si Orion ng boses sa isa sa mga basurang ginawang laruan ni Bee at sinuri ito. Natuklasan nila ang isang microchip at lumantad ang holographic video mula sa isa sa mga Prime na nagngangalang Alpha Trion, humihingi ng tulong habang sila ay inaatake ng mga kalaban. Nagbigay din siya ng coordinates kung nasaan ang kanilang lokasyon. Napagtanto ni Orion na marahil sa lugar na ito nila mahahanap ang Matrix of Leadership kaya gusto niyang magtungo sa ibabaw ng Cybertron para puntahan ang nasabing coordinates, ngunit si Dee ay lubos na kumontra sa kanyang ideya at isa na naman daw itong kalokohan na naisip niya. Pero dahil na rin ayaw nilang ma-stock dito sa lower level facility ng mas matagal para sa walang kwentang trabaho, pumayag na rin si Dee. Tinanong nila si Bee kung may iba pa bang daan palabas at tumugon si Bee ng oo. Tumakas sila sa pasilidad sa pagdaan sa tubo na daanan ng mga basura, at palihim na pumasok sa tren na direktang magdadala sa kanila sa surface ng Cybertron. Doon ay natagpuan nila si Alita na itinalaga sa pagtatrabaho sa tren. Nang makita sila ni Alita ay bigla niya silang inatake at tumakbo upang isumbong sila kay Darkwing.
Ngunit sa mga sandaling ito ay nagsimula ng tumakbo ang tren. Natigil ang kanilang pakikibaka nang makarating na sila sa surface ng Cybertron at namangha sa kanilang nasaksihan dahil ito ang una nilang pagkakataon na makarating sa surface ng Cybertron. Ipinakita ni Orion kay Alita ang coordinates na kanilang natuklasan na marahil magdadala sa kanila sa kinaroroonan ng Matrix of Leadership. Sa kasamaang palad para sa kanila, napagtanto ng grupo na ang ibabaw ng Cybertron ay buhay, at aktibong pinagtatanggol nito ang sarili mula sa tren na nagdadala ng Energon patungo sa destinasyon nito. Tumaas ang lupa na naging sanhi sa pagkadiskaril ng tren at humantong sa grupo upang tumilapon palayo. Nang magising na sila, inagaw ni Alita ang coordinates mula kay Orion at nagpas siyang pangunahan ng grupo sa kanilang ekspedisyon dahil wala daw itong tiwala kay Orion na palagi na lang disgrasya ang idinudulot sa kanila. Nagbabala siya na kung hindi nila mahahanap ang Matrix of Leadership, siya mismo ang kakaladkad kay Orion pabalik sa Cybertron upang iharap siya sa mas matinding parusa. Sa kanilang paglalakbay, napansin nila ang ilang mga Bot-Deers. Bigla na lang nagsimulang magsitakbuhan ng mga Bot-Deers kaya tumakbo na rin sila dahil nakakatiyak silang may panganib na paparating. Habang nagtatago, isang higanteng spaceship ang dumaan habang inis ka nito ang lugar. Nang makita ng spaceship ang isang Bot-Deer ay kaagad itong pinatay. Napagtanto ng grupo na inis ka ng ship ang sinumang matagpo ang buhay sa ibabaw ng Cybertron, kaya nagtago sila sa mas ligtas na lugar. Pag-alis ng spaceship, pinagpatuloy nilang sundan ng coordinates at humantong sila sa isang kakaibang yungib. Pagpasok nila sa kuweba, natagpuan nila doon ang bangkay ng mga Primes na matagal nang namatay sa digmaan. Sa gitna ng lahat ng mga bangkay, napansin ni Orion si Zeta Prime, kung saan wala na ang Matrix of Leadership sa dibdib niya. Napansin din naman ni D-16 ang lubos niyang iniidolong Prime na si Megatronus Prime. Napukaw ang atensyon ni Orion sa isang kumikislap na bagay at tinawag ang kanyang mga kasamahan para suriin ito. Napag-alaman nilang siya si Alpha Trion Prime na nagpadala ng coordinates na natagpuan nila kanina, at napagtanto ni Orion na hindi pa siya patay. Iniabot ni B ang kanyang Energon at inilagay sa bibig ni Alpha Trion. Sa ilang sandali lang ay nagkaroon ng kamalayan si Alpha Trion. Nagising siyang balisa nang matuklasan na ang kanyang mga kapatid na Primes ay matagal nang patay. Nang malaman ni Trion na nagtatrabaho ang apat na Autobot sa ilalim ng pamumuno ni Sentinel Prime, mabilis niyang tinukoy si Sentinel bilang isang huwad na Prime at isang traidor. Gamit ang recorded memory, ipinakita ni Trion ang katotohanan sa kanilang apat, na ang mga Primes ay nakipagdigma laban sa mga Quintessence para sa kapakanan ng Cybertron. Ngunit ipinagkanulo sila ni Sentinel na nakipagsabuatan pala sa kanilang kaaway upang lipulin ang lahat ng Primes sa kagustuhan nitong pamunuan ang Cybertron at ang kininang Matrix of Leadership. Matapos niyang patayin ang iba pang Primes, sinubukan ni Sentinel na kunin ang Matrix of Leadership para sa kanyang sarili, ngunit dahil pinipili ng Matrix kung sino ang karapat dapat na mag-angkin nito, naglaho ang Matrix of Leadership. Matapos makarinig ng ingay, lumabas ang apat sa kuweba, para lamang matuklasan ang pagdating ng spaceship ng Quintessence na bumababa upang makipagkita mismo kay Sentinel Prime. Dito nila lubos na naunawaan kung gaano kataksil si Sentinel Prime nang lumuha dito sa kanilang kaaway. Sa lalo pa nilang pagkagulat at pagkadismaya, ibinigay ni Sentinel sa pinuno ng Quintessence ang mga pinaghirapan nilang minahin na Energon. Ngunit ang pinuno ng Quintessence ay hindi na kontento sa inialay ni Sentinel na Energon kaya halos patayin nito si Sentinel dahil sa mababang supply ng Energon. Nagmakaawa si Sentinel na ito lang ang kinaya nila at mas pag-iigihan niya pa raw sa susunod. Dito nga nabunyag na ginagawa pala ito ni Sentinel upang hindi tuluyang wasakin ng Quintessence ang Cybertron at patuloy pang makapamuno si Sentinel sa kanyang huwad na pamumuno sa Cybertron. Nagsimulang mag-alab ang galit ni D-16 dahil hindi niya matanggap na sa buong buhay niya ay nabubuhay siya sa kasinungalingan ni Sentinel na itinuring niya pang ang bayani. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na patayin si Sentinel pero para sa kanya ay imposible ito dahil sila ay mga hamak lamang na minor at walang Transformers cog. Nang marinig ito ni Alpha Trion, pinahayag niya ang katotohanan na walang Autobots na isinilang na hindi nagtataglay ng Transformers cog at ninakaw daw ito sa kanila ni Sentinel bago sila magkaroon ng kamalayan. Dahil dito,
Ibinigay ni Trian sa apat na Autobots ang bawat Transformers cog ng kapwa niya mga Primes dahil nakikita niya ang kanilang potensyal na pabagsakin si Sentinel. Matapos makamta ng kanilang mga bagong anyo, natuntun sila ng mga goons ni Sentinel sa pangunguna ni Arachnid. Binigay ni Alpha Trian ang isang video recording bilang patunay ng pagtataksil ni Sentinel at inatasan silang ipaalam ito sa buong mamamayan ng Cybertron. Nagpa siya si Alpha Trian na pigilan ang paparating ng mga kalaban nang sa ganun magkaroon sila ng sapat na oras sa pagtakas. Nagtransform siya sa isang malalobo na bat upang labanan ang Quintessen. Samantala, habang tumatakas ang grupo, sinubukan nila ang pagtatransform pero kahit anong pilit nila itong gawin ay hindi ito gumagana. Nang sila ay palibutan na ng mga kaaway, aksidente silang nakapag-transform sa kani-kanilang mga anyo. Sa kabilang banda ay nadaig ni Arachnid si Alpha Trian at dinala siya kay Sentinel. Tinanong siya ni Sentinel kung sino-sino ang mga kasama niyang Autobots sa kuweba. Nang sagutin ni Alpha Trian na sila ang mga Autobots na tatapos sa kanyang huwad na pamumuno, nang marinig ito, inilabas ni Sentinel ang kanyang espada para tapusin si Alpha Trian. Habang pabalik na ang grupo sa Cybertron, sinabi ni D-16 na hindi niya na ipagkakatiwala ang kanyang sarili sa kahit kaninumang pinuno magpakailanman at determinadong patayin si Sentinel sa anumang paraan. Sa hindi inaasahan ay may biglang nag-electrocute sa kanila at nawalan sila ng malay. Paggising nila ay pinalibutan sila ng daan-daang Autobots na pinamumunuan ni Starscream at ng kanyang nangungunang mga gwardya na si Shockwave at Soundwave. Ibinunyag ni Starscream sa kanila na sila ay mga dating Cybertronian High Guard na nakasaksi mismo sa pagtataksil ni Sentinel. Mula noong araw na yon, lihim na silang nakikipaglaban kay Sentinel na ginagawa lahat ng kanilang makakaya upang pabagsakin si Sentinel. Sinabi ni Starscream sa lahat, para matalo nila si Sentinel, kailangan nilang magtalaga ng bagong malakas na pinuno, ngunit si Dee ay sawang-sawa nang marinig ang salitang pinuno at ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya na ilalagay ang kanyang tiwala sa kahit sino mang pinuno. Nagalit si Starscream sa kanyang mga pahayag dahil wala daw siyang respeto, kaya nauwi silang dalawa sa matinding pakikipaglaban. Nagawang matalo ni Dee si Starscream at sinurpresa ang lahat nang maglabas siya ng sandata mula sa kanyang kamay. Pagkatapos nun pinag-rally niya ang lahat ng High Guard kung saan pinapili niya sila kung mananatili ba silang magtatago o sasamahan nila siyang sugurin at patayin si Sentinel. Sa mga puntong ito napansin ni Orion na unti-unti nang nilalamon ng galit ang puso ni D-16 at hindi na siya ang D-16 na nakilala niya. Si Arachnid, na sinamahan ng mga sundalo ni Sentinel at hukbo ng Quintessen, ay natunto ng pinagtataguan ng mga Cybertronian High Guard at naglunsad ng aerial attack. Nadaig ng mga kalaban ang kanilang bilang at kalahati sa kanila ay banihag kabilang na nga si Starscream, B, at D-16, habang si Orion at Alita ay nakaligtas. Ang recorded memory na ibinigay sa kanila ni Alpha Trian ay nawasak din, kaya ngayon wala na rin silang pruwebang ipapakita sa mamamayan ng Cybertron tungkol sa kasinungalingan ni Sentinel. Pakiramdam ni Orion na siya ang may pananagutan sa nangyari, ngunit ipinahayag ni Alita ang kanyang paghanga kay Orion para bigyan siya ng motibasyon na bumalik sa Ayakon City at sagipin si D-16 at B-127. Hinimok ni Orion si Shockwave, Soundwave, at ang natitirang High Guard para bumalik sa Ayakon City at iligtas ang kanilang mga kasamahan. Para magawa ito ay maglulunsad sila ng sorpresang pag-atake, ngunit bago yon ay magre-recruit pa muna siya ng karagdagang tropa na tutulong sa kanila. Lumipat ang eksena kina D at B na nakatali kasama ang iba pang High Guards. Hindi nag-aksaya ng oras si D-16 sa pagpapaalam sa kanyang dating kinikilalang bayani kung ano ang tingin niya sa kanya ngayon. Tumangging lumuhad si D sa harapan ni Sentinel upang ipakitang wala na siyang kinikilalang pinuno, kaya itinumba siyang muli ni Sentinel. Pagkatapos ay napansin ni Sentinel ang sticker ni Megatronus Prime kay D-16 at inihayag na maging siya ay iniidolo din si Megatronus Prime kaya pinatay niya ito at kinuha mismo ang kanyang Transformers cog. Sa kabilang banda bumalik si Orion sa Ayakon City at palihim na pumasok sa minahan upang i-recruit ang mga dating kapwa niya Monero. Inihayag niya ang buong katotohanan tungkol sa lahat ng panloloko ni Sentinel sa kanila.
Lahat ng Manero ay namotivate sa talumpati ni Orion at sinimulan nilang isigaw ang kanyang pangalan. Balik kay Sentinel, matapos niyang tatakon si Dee ng imahe ni Megatronus Prime sa kanyang dibdib, hindi nagpatinag si Dee at muli itong tumayo. Nang tatapusin na sana siya ni Sentinel, si Alita kasama ang hukbo ng High Guards ay nagsimulang maglunsad ng sorpresang pag-atake. Sumali din si Orion sa pakikibaka kasama ang daan-daang Minero na nahikayat niya. Pinakawalan ni Orion si Dee at pinaalam kung paano nila mapipigilan si Sentinel, ngunit wala nang pakialam si Dee at sinabing papatayin niya si Sentinel sa sarili niyang paraan. Sa gitna ng matinding digmaan, lumitaw si Sentinel at kinalaban silang apat. Hinarap ni Dee si Sentinel sa isang matinding sagupaan ngunit maliwanag na walang binatbat si Dee sa lakas ni Sentinel. Nagkaroon ng plano si Orion kung saan gagamitin nila ang memorya ni Arachnid upang isiwalat sa buong mamamayan ng Cybertron ang buong katotohanan. Dahil dito walang takot na hinarap ni Alita si Arachnid. Hanggang sa tagumpay niya itong napatumba. Dali-daling nagtungo si Bee, Orion, at Alita sa Control Center. Dala-dala si Arachnid at naglunsad sila ng live transmission sa buong Ayakan City. Nang papatayin na sana ni Sentinel si Dee, bumulaga sa kanya ang live transmission broadcast patungkol sa kanyang mga kasinungalingan na napanood ng lahat ng Autobots sa buong Cybertron. Habang nag-ambala si Sentinel, sinamantala ni Dee ang pagkakataong atakihin si Sentinel. Nang tatapusin na ni Dee si Sentinel gamit ang kanyang armas, pinigilan siya ni Orion. Sinabi ni Orion na panalo na sila sa digmaan dahil batid na ng lahat ng mamamayan ang kasinungalingan ni Sentinel. Ngunit hinayaang lumunin si Dee ng kanyang galit at pinagpatuloy ang pagpaslang kay Sentinel, pero sa halip ay humarang pa rin si Orion kaya siya tuloy ang nabaril ni Dee. Pinatay ni Dee ang mga sundalong sumubok tulungan si Sentinel at pagkatapos nito ay tuluyan niyang winakasan si Sentinel sa pamamagitan ng paghati ng kanyang katawan. Pagkatapos kinuha niya ang Transformers Cog ni Megatronus Prime mula kay Sentinel at pinagrally ang lahat ng High Guard na gustong sumunod sa kanya at pinangakong kailanman ay hindi na sila malilinlang ng sinuman. Samantala si Orion ay palalim ng palalim ang pagbagsak hanggang sa malapit na siya sa kaibuturan ng planeta. Isang sinag ng liwanag ang humila sa kanya palapit, at sinalubong si Orion ng mga espiritu ng 13 Primes, pati na rin si Primus mismo. Para sa kanyang marangal na sakripisyo, itinuring nilang karapat-dapat si Orion na magmana ng Matrix of Leadership at ipinagkatiwala sa kanya ang future ng Cybertron. Kaya, muling isinilang si Orion Pax bilang si Optimus Prime. Habang si D-16 ay ikinabit na rin ng Transformers Cog ni Megatronus Prime sa kanya at pinangalanan ng sarili bilang si Megatron! Sinimulang wasakin ni Megatron ang buong Ayakan City at inutusan ng lahat ng High Guards. Sinubukan siyang pigilan ni Bee at Alita ngunit binugbog niya lang ang mga ito. Ilang sandali pa, biglang lumitaw si Optimus Prime at hinarap sa matinding gwelo si Megatron. Naging brutal at matindi ang sagupaan sa pagitan ng dating matalik na magkaibigan. Sa una ay nang ibabaw si Megatron ngunit nang ilabas ni Optimus Prime ang kanyang parang palakol na sandata, nagawa niyang matalo si Megatron pati mga alagad nitong High Guards. Alang-alang pa rin sa kanilang pagkakaibigan, hinayaang mabuhay ni Optimus Prime si Megatron ngunit pinalayas siya sa Ayakan City. Bago umalis ay nagpahayag si Megatron sa kanya na hindi pa sila dito nagtatapos.
Pagkaalis ni Megatron at lahat ng kanyang mga kampun, itinalaga ni Optimus Prime si Alita at B-127 bilang mga commander upang tulungan siyang pamunuan ang buong Cybertron. Dahil taglay na nila ang Matrix of Leadership, ginamit ito ni Optimus Prime upang sa wakas ay muling buhayin ang masaganang daloy ng Energon sa buong Cybertron na hindi na nila kailangan pang magmina. Sa pamamagitan din ng Matrix of Leadership, nagkaroon ng bawat isang Autobots ng kanya-kanyang sariling Transformers Cog. Sa huling eksena, nagbigay ng babala si Optimus Prime sa kanilang kaaway na Quintessence na nakahanda silang harapin ang sinumang magtangkang salakayin ang Cybertron. Sa mid-credit scene, bumalik si Bee sa dati niyang lungga upang ipamalas sa kanyang mga peking kaibigan ang kanyang makabagong laser knife hand. Sa post-credit scene, tinipon ni Megatron ang lahat ng High Guard sa isang misyon ng paghihiganti laban kay Optimus Prime at sa mga Autobots. Pinalitan din niya ang pangalan ng kanilang sarili bilang mga Decepticons, at dito na po nagtatapos ang pelikula.